Guys, for today's video ay nagluto pala ako ng tinolang manok. Dahil maulan ang panahon ay masarap yung may sabaw na may hihigupin ba. At yan na nga po guys, ay ginis ako ng aking sibuyas, bawang at saka yung ating luya. After ko po na magisa itong ating mga bawang, sibuyas at saka luya, ay saka ko naman isinunod na yung kalahating kilong manok. Ito po ay hugas na. At after po nating mahulog ay haluin lang po natin sandali hanggang sa ito po ay medyo nag-oily-oily na. At saka po natin lalagyan siya ng katamtamang sabaw or kapantay lamang po ng manok. Depende pa rin po sa kung gaano kadaming sabaw yung gusto nyo. Pero ang mas prefer ko po ay katamtaman lamang or yung kapantay po lang ng manok. Ganun po kadami yung sabaw para mas lumasa po yung manok sa sabaw. At after na mahulog natin at mapakuluan yung manok, ay pwede na po nating lagyan na ito ng papaya kasi ito po ay tinola, so may papaya po. Ayan, pwede na po nating ihulog kapag medyo malambot na yung ating manok guys. So ayan, ihulog na po natin yung ating papaya. And after na kumulo-kulo ay pwede naman na po natin lagyan na ito ng mga sangkap na pampalasa tulad po ng asin, vetchin or magic sarap. Ayan po naman ay mga optional laang. At pwede rin po lagyan ng paminta. Kapag medyo okay na po ang lasa sa inyo ay pakuluan lang po natin hanggang sa maluto po itong ating papaya. Then after luto na po yung mga papaya, ay pwede na pong ilagay yung panghuling sahok at ito po yung talbos ng sili guys. Yun po yung magpapalinamnam sa ating tinola. At yan po ay pwede na nating tikman. At after na maluto na po yung talbos ng sili, ay okay na po yan. Nagdagdag pala ako guys ng tubig kasi medyo napadami yata yung asin ko kaya medyo umalat po siya. So, dinagdagan ko lang po siya ng kaunting tubig at pinakuluan at okay na po yan guys. So, yun. After na kumulo ay hinango ko na po guys at ito po ay luto na. Yan guys, yan na po yung ating finish na menu at ito nga po ay ang tinolang manok. Masarap sa tag-ulan guys. Masarap maghigop ng sabaw. Thank you guys for watching.